Ave Maria Purissima. Ngayon ay ating matutunghayan ang paghahandog ng liwanag sa pangunguna ng mga global hermana, primera at local hermana, at mga deboto ng ating nililiyag na mahal na Ina Poon Bato. Noon ngayon bukas, nga nanay
ang pagmamahal namin sa'yo. Sa tuwi na ay naaalala ka sa aming pag-iisa, puso namin anong sigla. Mahal naming ina ang iyong kapay, lagi ay naroon. Papapala mo'y wagas, ito'y walang hanggan. Pag-ibig mo ay namasdan, noon ngayon bukas. Palin mo'y wagas, iaya mo'y sapo. Iyong gabay, pagpapala mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo ay namastan noon, ngayon at magpakailanman. Noon, ngayon, bukas, ngalan mo'y banal, biyaya mo'y sapat. Ngalan mo'y banal, biyaya mo'y sapat. At ating pong tunghayan ang banal na pag-iinsenso ng kanyang higit na kagalang-galang, Juan Hernando, Philip John Lanario.
Order of the Missionaries of the Holy Spirit. Thank you.
Ave Maria Purissima. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Ngayon ay ipinagdiriwang natin ang ika-apat na araw ng Misa Nobenario sa pagpaparangal sa ating inang pintakasi, Ina Poon Bato. At ang 31st taong pagkakatatag ng Apostolic Catholic Church na inihahatid ng dioceses ng Birhen ng de la Salud, Birhen ng de la Palma, Our Lady of Washingham, at Our Lady of Hope. Ang ating tema, Misyon ni Maria sa Golgota. Sa dakilang pagmamahal ng Panginoong Jesus sa sanlibutan, ipinagkatiwala niya tayo sa kaniyang ina, ang mahal na Birheng Maria, sa kabila ng naranasang hapis, sakit at paghihirap, hanggang sa kamatayan ng kanyang anak, hindi siya nagpakita ng panghihina at kawalan ng pag-asa. Hindi siya nagpadaig sa kapighatian ng buhay. Siya'y nanatiling nakatayo, hinarap ang sakit ng buhay na may matibay na pag-ibig sa Diyos at paninindigan. Tayo ay may kanya-kanyang krus na pinapasan. Nawa, humingi tayo ng tulong sa ating ina na handang pumatnubay sa atin. Siya ay ating huwaran sa pananampalataya, kababaang loob, pagsunod, pag-ibig, pagtitiwala at katapatan. Iniimbitahan tayo ng mabuting balita na tanungin ang ating mga sarili. Kamusta tayo bilang mga anak ng ating mga magulang? At kamusta rin tayo bilang mga magulang sa ating mga anak? Ang banal na pagdiriwang ay pangunahan ng kanyang higit na kagalang-galang, Juan Romulo Alexon Domingo, ng Order of the Missionaries of the Holy Spirit. Bayan ng Diyos, ang lahat ay magsitayo at ating pong sabayan ang pambungad na awit.
sa ating pagpaparangal sa ating dakilang ina at sa pagtatatag ng Apostolic Catholic Church, tayong lahat po ngayon ay nagkakatipon sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos sa mangyawe, at ang pakikipagkaisa ng Diyos sa Espiritu Santo, ang mahal na inkong, ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, ang magkasamang tubig at asin na ito ay nagpaalala sa atin nung tayo unang binyagan. Hilingin natin sa Panginoong Diyos na ito ay kanyang pagpalain at panatilihin ito na tayo maging tapat na mananampalataya sa Espiritong nagpapabanal na ipinagkaloob sa atin. Panginoong Ama namin, ang iyong biyaya ng tubig at asin ay nagbibigay ng buhay at kasariwaan sa daigdig. Ito'y nag-aalis ng mga kasalanan at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Hinihiling namin marapatin mong basbasan ang pinagsamang tubig at asin na ito upang magbigay ng kaligtasan sa amin sa araw na ito na ginawa mong sayo. Sariwain mo ang bukal ng tubig ng buhay mo sa amin at ingatan kami sa espiritu at katawan at kami ay mailayo nito sa kasalanan at makapasok sa iyong kaharian upang tanggapin ang handog mong kaligtasan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon. Amen. Kapatid, pagsisihan at aminin natin ang ating mga kasalanang nagawa laban sa ating sarili, sa ating kapwa at mga mahal sa buhay at sa ating Panginoong Diyos upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Tayo pong lahat, ako'y nag-uumpisal at inaamin ko sa Diyos na makapangyarihan at sa inyo mga kapatid. Nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang dahil sa aking sala, sa aking sala, sa aking pinakamalaking sala. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Ngayon ay sabay-sabay nating luwalhatiin ang Panginoon sa kaitaasan. Manalangin. O Panginoon ng lahat ng kasaysayan, ng kulay, ng lahi, at ng buhay ng buong kinapal sa buong daigdig, kaming iyong sambayanan ay lingapin at pagpalain. Paging dapatin kami ngayon sa pagdiriwang ng iyong anak na sa amin ay nangako ng buhay na walang hanggan. Sa tulong ng Espiritu Santo, ang mahal na inkong magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
Magalang po nating pakinggan ang unang pagpapahayag. Pagpapahayag mula sa aklat ni Propeta Isayas. Ang lahi nila ay makikilala sa lahat ng mga bansa. Ang mga anak nila'y sisikat sa gitna ng madla. Sino mang makakakita sa kanila ay makikilalang sila ang aking bayang pinagpala. Buong puso akong nagagalak sa Panginoon. Dahil sa Diyos, ako'y magpupuri. Sapagkat sinuotan niya ako ng damit ng kaligtasan at balabal ng katuwiran, gaya ng babaeng ikakasal na ang palamuti sa ulo'y magagandang bulaklak na parang ikakasal na nakasuot ng mga alahas. Kung paanong sa lupa'y sumisibol ang halaman at sa hardin ay lumilitaw ang binhing itinanim, ipapakita ng Panginoon ang kanyang katwiran at papuri sa Diyos sa harap ng lahat ng bansa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo. Naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain niya. Naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain niya. Upang ang iyong daan ay maalaman sa lupa, ang iyong pagliligtas na kagalingan sa lahat ng mga bansa. Purihin ka ng mga bayan, O Diyos, purihin ka ng lahat ng mga bayan. Naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain niya. O makatuwa at magsiawit sa kasayahan ang mga bansa, sapagkat iyong hahatulan ang mga bayan ng karampatan at iyong pamamahalaan ang mga bansa sa lupa. Purihin ka ng mga bayan, O Diyos, purihin ka ng lahat ng mga bayan. Naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain niya. Isinibol ng lupa ang kaniyang bunga. Ang Diyos, ang sarili naming Diyos, ay pagpapalain kami. Pagpapalain kami ng Diyos at lahat ng mga wakas ng mga lupa ay mga tatakot sa kaniya. Naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain niya. Magalang po nating pakinggan ang ikalawang pagpapahayag. Pagpapahayag mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Ang pag-ibig ay dapat walang pakunwari. Kapuotan ninyo ang masama. Manindigan kayo sa mabuti. Maging magiliwin kayo sa isa't isa tulad ng pag-ibig ninyo sa magkakapatid. Igalang ninyo ang isa't isa nang higit pa sa inyong sarili. Huwag maging tamad. Sa halip ay maging masigasig. Maging maningas kayo sa Espiritu na naglilingkod sa Panginoon. Magalak sa pag-asa, sa inyong paghihirap, maging matiisin. Sa inyong pananalangin, magpatuloy kayong matatag. Magbigay sa pangangailangan ng mga banal. Ipagpatuloy ang pagtanggap sa mga bisita. Pagpalain ninyo sila na umuusig sa inyo. Pagpalain ninyo sila at huwag silang sumpain. Makigalak kayo sa kanila na nagagalak at makiiyak sa kanila na umiiyak. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan. Huwag kayong mag-isip ng may kapalaluan sa inyong mga sarili. Sa halip,
Makisalamuha kayo sa mga taong mapagpakumbaba. Huwag ninyong ipalagay ang inyong mga sarili na matatalino. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat at atin pong parangalan ang mabuting balita. Aleluya, aleluya. Aba, Ginoong Maria, punong-puno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay nasa iyo. Aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nakatayo sa malapit sa krus ni Jesus ang kanyang ina. Naroon din ang kapatid na babae ng kanyang ina, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Nakita ni Jesus ang kanyang ina at ang alagad na kanyang iniibig na nakatayo sa malapit. Sinabi niya sa kanyang ina, "Babae, narito ang iyong anak." Pagkatapos doon, sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." At mula sa oras na iyon ay dinala siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Niluluwalhati ka namin, O Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat at matamang makinig sa homilya. Ave Maria Purissima, Ave Maria Purissima, Ave Maria Purissima, sa pangalan ng Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Nawa sa pamamagitan ng mga banal na salitang ating narinig ay mapawi ang ating mga kasalanan. Isa pong pinagpalang gabi sa ating lahat, ganun din po sa ating mga nakikiisa sa ating online mass, sa kanilang pagpupumilit, pagsusumikap na makaisa sa isang napakabanal na gawaing ito. Isa pong mapagpalang gabi sa inyong lahat. At syempre po, hindi natin pwedeng ipagpatuloy ang ating homilya nang hindi natin binabanggit, Viva Ina Poon Bato! Viva! Viva Apostolic Catholic Church! Viva! Syempre sa ating Panginoon,
Biba, mahal na ingkong! Biba! Yan. Salamat po. Mga kapatid, sa gabing ito, tayo ay naatasan na pagnilayan kung papaanong ang mahal na inang Birheng Maria ay nagtuturo, nagsasabuhay ng pagdinisyon. At sa gabing ito ating narinig kung papaano ang ating mahal na ina ay nasa tagpo ng Kalbaryo. Maaaring sa unang pagkakarinig natin ay masabi nating hindi naman masaya. Hindi ito something to celebrate. Dahil sa mga oras na yon, and in fact, ang ating narinig ay isa sa mga pitong huling wika ng ating Panginoon. It is not something to celebrate. Because of our Lord Jesus Christ is suffering. Even our Mother Mary is suffering as well. And all of the disciples are suffering to witness yung tagpong yon na nakakasakit, nakakawasak ng kanilang damdamin. Pero, for us to take the whole message of that scenario, of that specific scene, let's step back. Let's recall muna for us to really appreciate the whole message of this mission na tinuturo sa atin ng mahal na ina. Simulan natin ito sa pagbati ng Anghel Gabriel sa mahal na ina. At first, merong confusion, merong fear, but then, ang takot, ang pagkakataka ay napalitan ng galak. Kasi siya ang magiging bearer ng Word of God. Ang salita na nagkatawang lupa. At siya ang magiging ina ng Diyos. From there, alam natin na mula sa oras na yon ay sobrang napaka-intimate ng kanilang relationship as mother and son. At sa pagkakataon na yon, nalaman natin sa ating mga pagbasa, meron ding event na they even share the same time nung umaten sila sa kasalan sa Kana, where we witness the first miracle of our Lord Jesus Christ. Even, hindi pa yun yung panahon niya. And of course, hindi man natin mababasa, I think makakarelate ang lahat ng mga mothers dito. May I see the hands? Kindly please raise your hand, mga mothers. Mothers. Ayan, kahit po sa mga nasa bahay, salamat po. I believe so, kayo ang unang-unang natutuwa every time there is a celebration tungkol sa inyong anak. Kapag masayang inyong anak, probably 3 times, 4 times, 100 times, mas masaya ka. And you want to witness that in every step of the way. Correct? Amen? Amen. Even though walang reference in the Bible, can we say that our Mother Mary never leaves his son? During the first 30 years, even nung siya ay mabautismohan na ni San Juan Bautista, into his public life, probably we can say that. Dahil ang ina na ito ay mapagmahal. Because sa ating narinig, at the fruit of the cross, naroon ng Mama Mary. She is also a witness ng suffering and passion of her son, our Lord Jesus Christ. So pwede ba nating sabihin, ano yung magpapakita lang siya, kasalan sa Kana, and then mawawala siya, then makikita na, suffering na agad. I think we can say that our Mother Mary is with our Lord Jesus Christ in a distance, malayo, but carefully observing
carefully loving his or her son. Kaisa-isa niya itong anak eh. At ito ay kanyang susubaybayan. Probably walang magsasabi na no, that's not true. Kasi based sa ating mga magulang, based sa ating mga nanay, I think that is the same thing na ginagawa ninyo. At ginagawa nyo pa sa panahong ito. At sa tagpungang iyon, napaka-symbolic ng ginawa ng ating Panginoong Jesus. A mother and a disciple. Inihabilin ng ating Panginoong Jesus ang disipulong ito para maging ina, ang kanyang ina, at ang babaeng ito ay maging nanay din ng disciple na ito. Ano yung ating makikita sa senaryong ito? What can we pick? What can we learn? What can we realize sa tagpong ito? Number one, in line with the mission, ang mission mga kapatid, it is not always in celebration. Right now, we are celebrating, right? We are celebrating the feast of our Ina Poon Bato, of our Church, Apostolic Catholic Church, 31st founding anniversary. Ang gaganda ng mga damit. No? We are, kumbaga, nag-prepare talaga tayo dito for us to be festive. But also, mission can be seen in suffering. Doing mission is not always being happy. Mission is also entails for you, for me, for every one of us to feel this pain, this suffering. Ang mahal na ina ay hindi nakatakas. Ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi nakatakas. But let's focus on Mama Mary. This is a paradigm shift for her. Why? Ang ating mahal na ina, she witnessed how powerful ang kanyang anak. Papaano siya bumuhay ng patay, nagpagaling ng may sakit, nagpakain ng 5,000 katao, kung papaano siya tinanggap ng Jerusalem na nagwawagayway pa ng mga sanga ng halaman. But that same crowd is now against our Lord Jesus Christ. Being a mother, I cannot relate much, pero I think sa mga magulang, sa mga nanay na nanonood ngayon, I think you can relate. Yung pagkakaiba na ito and kung papaano siya nasaktan. But hindi niya iniwan ang ating Panginoon. Some of the primary, the head of the disciples, of the apostles, run away. Even deny our Lord Jesus Christ. Correct? Some of them nagpakamatay, took his own life. Why? Kasi hindi niya kayang ma-witness yung magiging suffering of his Lord. A few stay, but our Mother Mary is on the front line. Hindi niya iniwan. Meaning to say, mission could be happy, but feeling pain because of the mission is also a glorious act for God. Huwag nating iiwanan. Huwag tayo magsabing ayoko na. Nasaktan ako eh. Huwag na, ang hirap. Tama na. Gusto ko lang masaya. But because you have faith to this God, you know na makakasama mo siya at the end. Sa ating pagse-celebrate every night, every mass,
lalo tigit itong buong novenaryo na ito. I hope that the mission of our Mother Mary will be our mission as well. Let's reflect kung paano niya nalagpasan ang mga pagsubok na ito. And then pray that one day iakyat din tayo. Siyempre, hindi kasamang katawan at kaluluwa. But our spirit will go back to Him. Ave Maria Purissima. Ave Maria Purissima. Ave Maria Purissima. Sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo na po ang lahat at atin pong awitin ang ating pananampalataya.
patuloy nating walang kapaguran, paglilingkuran sa isa't isa, sama-sama nating hilingin sa amang bukal ng awa na sa ating lahat ay panatilihin ang kasiyahang loob na bigay niya. Naway palakasin niya pang lalo ang ating katapatan sa paglilingkod sa mahal na Ingkong, ang Diyos Espiritu Santo at sa kanyang Apostolic Catholic Church, upang tayo ay umunlad at lalong maging biyaya para sa iba. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Mahikayat nawa ng ating wagas na pagkakaisa ang mga nanghihina sa iyong simbahan, bunga ng mga maling kasama sa kaganapan. Ingatan nawa sila ng kanilang mga santong gabay at mapagmahal na manatili sa iyong simbahan. Palakasin ninyo ang aming kapatiran saan mang dako at loobing mga maging buhay na saksi sa pagtupad sa kanilang banal na kaganapan para sa lalong ikatatagumpay ng misyon ng Diyos Espiritu Santo ang mahal na Ingkong sa kanyang simbahan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Ang aming Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kaisa ng kanyang ikalawang Pangulo, Sara Duterte, pagkalooban niyo sana sila ng mabuting kalusugan lagi, ingatan at patnubayan sa tuwi-tuwi na. Sampu ng kanyang pamunuan at mga kaagapay sa paglilingkod sa bayan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Ang mga nagdaranas na mga pagsubok at kahirapan, mga nasa banig ng karamdaman, mga walang hanap buhay at pinagkakakitaan, mga walang masilungan at mapagpapahingahan, silang mga naglalakbay kasama ng ating mga kapatid sa ating online mass na araw-araw ay dumudulog para sa kagalingan at kalutasan ng kanilang mga kahilingan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Ang mga tapat sa iyo, Panginoon, na namayapa na at sa amin ay nauna ng lumisan sa daigdig na ito, nawayakapin mo sila kasama ng mga banal sa langit at mapasapiling kay Kristo na sa amin ay nangako ng buhay na walang hanggan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. At ang ating mga pansariling kahilingan. Lalong-lalo na ang mga kahilingan ng iyong Apostolic Catholic Church. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Ama, wala kaming magagawang anuman kung wala ka. Sa'yo lamang kami umaasa at nananalig ng buong kababaan. Kami sana'y yundinggin sa aming mga panalangin at panatilihin kami sa iyong walang kaparis na pagsinta. Ipagkaloob niyo sana sa amin ang walang patid na pamumunga para sa kapakanan at kapakinabangan ng iba. Sa ngalan ni Kristo at kaisa ni Maria na aming ina, ang mahal na ina Poon Bato, sa tulong na rin ni San Juan Florentino at Santa Maria Virginia, papuri ngayon ni ina ay aming winiwika. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Magsiupo na po ang lahat para sa pag-aalay.
sa iyong kabutihan, tinanggap namin ang tinapay na inaalay sa iyo na galing sa lupa at pinagpagura ng tao upang maging pagkain na magdudulot sa amin ng buhay o walang hanggan. Purihin at ipagdangal ang Diyos ngayon at magpakailan. Purihin ka pa ng Diyos, ratakinapal, sapagkat sa iyong kabutihan, tinanggap namin ang alak na inaalay
inaalay sa iyo, nagaling sa puno ng ubas at pinagpagura ng tao, upang maging inumin ng aming kaluluwa. Purihin at ipagdamal ang Diyos ngayon at magpakailan. Upo ba ang loob sinasama namin, tanggapin mo kami, Panginoon, pati itong mga katulad, sa iyo ang kapagdaman. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan sa ating ikagagaling at nabuo niyang simbahang banal. Sa lalo naming ikababanal, pagintapatin mo, Ama, at tanggapin itong aming mga handog na nagmula rin sa iyo. Pasidhin mong lalo ang aming pananampalataya ng iyong sambayanan upang kaming lahat ay wagas na makapaglingkod sa aming kapwa. Alang-alang sa anak mong si Jesus na sa amin ay nag-alay ng kaligtasan, sa kapangyarihan na rin ng Espiritu Santo ang mahal na ingkong magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay ating pasalamatan. Amang makapangyarihan, kaming iyong sambayanan ay marapat ngang magpuri at magpasalamat sa iyo. Sapagkat paglingap mo'y patuloy naming tinatamasa sa dakilang pag-ibig ni Kristong anak mo, sa tulong ng Espiritu Santo ang mahal na ingkong na sa amin ay labis na nag-iingat sa aming kapakanan para sa iyo. Tunay ngang marapat at matuwid na luwalhatiin ka sa lahat ng sandali at dako, sapagkat kaming minamarapat mong maging iyong bayang banal upang sa iyong kadakilaan ay sumamba at sumunod kami sa iyo. Kasama ng makapal na mga anghel at mga banal sa kalangitan, aming ipinagbubunyi ang iyong walang hanggang kaluwalhatian. Kailangan mo, o sana sa kanya.
Ikaw nga, O Ama, ay tunay na banal at karapat dapat purihin ang tanang kinapal. Sapagkat sa paumagitan ng anak mo, sa Jesucristong Panginoon namin, at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang tigil ang pagtawag mo sa iyong bayan upang sa buong maghapon at magdamag ay may alay sa iyong pangalan ang isang malinis na handog. Kaya hinihiling namin, Ama, nabasbasan mo ang mga kaloob na ito. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, yayamang nakalaan sa iyo upang maging katawan at dugo ng anak mong si Jesucristong Panginoon namin na siya nag-utos sa pangidaos namin ang banal na Eukaristiyang ito. Noong gabing ipinagkalulu siya, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo at nagpuri. Pinaghati-hati niya iyon at ibinigay sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Panginoon ko at Diyos ko. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli nagpasalamat sa iyo at nagpuri. Iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyong lahat ito at tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Nasa inyo at sa lahat ay ibubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Panginoon kong Hesukristo, ikaw ang aming buhay, ilaw at kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo at sakramento ng ating pananampalataya. Kaya Ama, bilang pagunita sa nakaliligtas na kamatayan ng iyong anak, sa kanyang maluwalhating muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit, samantalang inihintay namin ang kanyang maligayang pagbabalik, inaalay namin sa iyo sa pasasalamat na ito ang sakripisyong buhay at banal. Tungayan mo sana mga alay ni Apostolik at Katolikang Simbahan at kilalanin ang handog na namatay upang maglubag ang iyong kalooban. Ipagkaloob mo na kaming makikinabang ng katawan at dugo ng iyong anak ay mapuspos ng Espiritu Santo ang mahal na inkong at magkaisa ng katawan at diwa kay Kristo. Kami sana'y gawin niyang handog sa habang panahon upang mabaginan ng pamana ng mga hirang, kasama ni Santa Maria Birhen, ang Ina ng Diyos, kasama ni San Juan Bautista, ng mga apostol at mga martir, kasama ng lahat ng mga anghel at mga banal, lalong-lalo na ng mga tatak ng bautas sa amin na iyong hinirang, yayamang nanali kaming lagi sa kanilang panalangin at tulong.
Hinihiling namin, Panginoon, na handog ng aming pagkasundo sa iyo ay magdulot sana ng kapayapaan at kaligtasan sa buong sandaigdigan. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, lalong-lalo na ang simbahang inatag ng mahal na inkong ang Apostolic Catholic Church na kaisa't hindi walay sa isa banal, apostolika at katolikang simbahang itinatag na ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang mga apostol. Pagpalain mo't gabayan ang iyong abang lingkod, ang aming ikalawang patriarka, Juan Almario, ang aming mga arsobispo, mga obispo, katuwang na obispo, kaparian, diakono, diakonesa, madre dobisyada, at lahat ng kasabi sa iyong banal na kongregasyon, ang Order of the Missionaries of the Holy Spirit, ang Order of the Missionaries of John Laurentine, at ang Congregation of St. Maria Virginia. Higit sa lahat, isinasamo namin kami ay patuloy na ipamagitan at ipanalangin na iyong banal na lingkod ang aming ginagalang at pinakamamahal na matriarka at ina, ni Santa Maria Virginia, gayon din sa aming kaunahon ang patriarka at ama, San Juan Laurentino, ngayon at sa darating pang panahon. Isinasamo namin pagpalain at gabayan ng iyong malalaki at tapat na mga patriarka sa buong mundo, kasama ang mga ecumenical na patriarka ng Constantinopla, ang patriarka ng Roma, mga patriarka ng Jerusalem, Antioquia, Alexandria, Moscow, Gresya at Pilipinas, Juan Almario. Kasama rin ang mga tunay kahit maliliit na patriarka o ama ng iba't ibang banal at may makapostolikang tradisyon. Ipagkaloob mo, Ama, ang inihili ng angkang ito na tinipon mo sa iyong mahal na harapan, lalo't ang mga sponsors ng misang ito. Kupkupin mo ng buong awa ang lahat mong mga anak at mga mahal namin sa buhay, san man sila naroroon. Ang aming mga kapatid na yumao at ang lahat ng namatay sa iyong grasya, lalong-lalo na ang mga bagong miyembro na itatala ngayon sa Lord Have Mercy at Cheerful Giver Apostolate, at ang lahat ng mga nakatala na rito, na sa lahat ng misa ay panghabang panahon naming ipinapanalangin, ay malugod mo sanang tanggapin sa iyong kaharian. Nananalig kaming magtatamasa ng sama-sama ng iyong walang hanggang kaluwalhatian. At kami iyo mga reliyosong lingkod, hindi man karapat dapat ay nagtitiwala sa iyo. Loobin mo kami makasama ng iyong mga banal at pinagpala mga apostol at martir na sina San Pedro, San Pablo at San Andres, sina San Santiago, Juan, Tomas, Santiago ikalawa, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo. Gayun din sina San Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Lorenzo, Esteban, Matias, Crisostomo, Basilio at Cirilo, at Juan Florentino. Kasama rin si Santa Maria Berhen, ang Chotokos, ang Ina ng Diyos, gayon din si Santa Felicidad, Perpetua, Agata, Agnes, Lucia, Cecilia, Anastasia Maria Berhinya, at ang lahat ng mga banal. Kami naway mga kapisa nila, hindi dahil sa aming ginagawang kabutihan, nakadalasan ay salat, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan at pagpapatawad sa aming mga kalabisan. Alang-alang kay Jesucristong aming Panginoon na pinagbubuhatan ng lahat ng biyaya. Sa
sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, o Diyos sa mga makapangyarihan, Ikaw ay pinupuri at pinagdarangal, kaisa ng Espiritu Santo ang mahal na ingkong, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili na manahagaling na utos at turo ng mabathalang aral, ay lakas loob nating awitin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang ikalawang pagparito at pagkapahayag ng tagapagligtas naming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay pinagkakaloob ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pag-ibig, pagsasakripisyo at pananampalataya. At huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong banal na kalooban, kasama ng Diyos Espiritu Santo ng mahal na ingkong, nabubuhay ka at naghahari magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bilang nagkakaisang bayan ng Diyos, kaisang ating mga kapatid sa ating online mass, ay magbatian at magbigayan tayo ng tunay na kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang ating Panginoong Hesukristo. Siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang kabanal-banalang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway pagsanggalang tayo ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Atin na pong dasalin ang panalangin bago igawad ang pangkalahatang pagpapatawad. Tayo pong lahat, ikinalulungkot ko o Diyos ko at pinagsisihan ng buong puso ang mga pagkakasalang nagawa ko laban sa iyo. Sa aking kapwa at sa aking sarili, nagsisisi ako dahil sa naging marapat akong maparusahan sa impyerno at mawalay sa langit. Subalit tigit sa lahat, ay nagsisisi ako sapagkat ako'y nagkasala sa iyo, Panginoon. Diyos na napakabuti at mawain at karapat-dapat na mahalin at pinagtitikahan kong hindi na muling magkakasala at lalayuan ko na ang lahat ng pagkakataon na magtutulak sa akin sa kasalanan. Mahabag ka po sa akin, O Jesus ko,
magsiyuko po ang lahat. O Diyos, sa manang-awa, sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo, pinag-isa mo ang mundo sa Kanya at sinugo mo ang Diyos Espiritu Santo ang mahal na ingkong sa aming lahat sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan. Sa pamamagitan ng misteryo at sakramento ng simbahan, nawa, Panginoon, patawarin at bigyan mo kami ng kapayapaan. At ako bilang konsagradong katuwang na obispo ng Apostolic Catholic Church ay pinapatawad ko ang inyong mga kasalanan sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Panalangin Komunyong Espiritual. O Jesus na aming Panginoong, nasa banal na tinapay at alak, kami ay dumudulog sa banal mong komunyon mula sa piging na iyong pinabanal, sa dambana na iyong minarapat. Kami at ang aming mag-anak ay buong pusong nananalig sa iyo, lalo't winika mong ikaw ay naparito upang kami ay bigyan mo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Wala man kami sa iyong altar, presensya mo'y pabulungin sa aming kaluluwa gamit itong aming komunyong espiritual. Nang sa gayon, Panginoon, kami ay patuloy na mabuo sa gitna ng pangamba at takot, sa karamdamang walang lunas at sa kamatayang tiyak, kung paano pa naming nais na ikaw ay paglingkuran ng lalo sa lahat. Punuan mo kami sa aming mga pagkukulang, turuan mo kami sa aming mga pagkakamali, sa aming kalabisan, panatagin mo kami at patawarin sa aming mga kasalanan. Nawa, Panginoon, itong banal na komunyong espiritual na aming tatanggapin mula sa iyong piging ng minarapat mong paring lingkod, bagamat wala kami sa iyong altar, ay magsilbi sana itong baluti sa aming katawang lupa at buhay espiritual. O Jesus na aming tagapagligtas, lingapin mo kami at ipagtanggol sa tiyak na kapahamakan. Kami ay dumudulog sa iyo. Amen. Para sa ating mga kapatid na nakikiisa sa ating online mass, narito, kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Araw-araw ay kapiling ka.
handog ng ating mga sponsors. Prayer for good health and protection, Archbishop Norman and Lotok family. Thanksgiving and good health of Nanay Evangelina, Tatay Benito, and Pergenio family, Pasig. Third Order Beatrice Katumbal, Benaceda and family, Canada. Apo Irene, Angie Galigo, Lee and family, Valenzuela, Cosino family, Fajardo family, Vales family, Manalili family, Alvarez family, Reyes and Santos family, Valencia family. Prayer for healing and speedy recovery of Sister Maria Escarlata, Consorcia Guda, CSMB, John Madrid, Mary Jane, Dolita. For the souls of Alberto, Melencio, Rolando, Arturo, Antonio, Nestor, Jesus, Pedro Jr., Sonia, Filomena, and Gregorio. Also for the souls of Joseph, Robert, Frank, Paul, and Rosie. Prayer for employment of Jose. Prayer for business success, Gemaline and Geraldine Valencia. Cheerful giver offering from Jobel and family. Prayer for safe travel of Bibi. Prayer for the successful surgery of Bibi and Carnel Dean. Cheerful giver offering from Apo Flordelisa, from Apo Perpetua, from Ortega family, Batilio family, Apo Adelaida, Busho and Season family. Prayer intentions from Sister Maria Delfina, Sister Maria Escarlata. Prayer offering from Kalindo family, from Anonymous and family, from Apo Hinoveva, from Third Order Vivian and family. Prayer intentions from Roy family, from Apo Celandra, from Apo Cayetana, from Apo Adora, Yes Ann. Prayer intentions from Serapenes Luke, Yes Mediatrix, Apo Cesar, Apo Valencia, Apo Pina, Apo Celso. Prayer intentions from Apo Helen, from Evangeline, Austria and family, from Apo Delilah. Prayer intentions of Apo Honorata, from Annabel, from Rosely, from Apo Mercedes, from Apo Olivia, from Jennifer, from Janet. Prayer intentions from Charmaine, from Josephine. Prayer intentions from Julius, from Julie, from Evelyn. Prayers and intentions from Deacon Damian, from Apo Sabina, from Apo Rivino, from Apo Teofila, from Apo Petronila, from Apo Rodrigo, Apo Elenia. Prayer intentions from Maria Luisa, from Galigao and Gloria family, Apo Lydia, Derek, Apo Belen, Apo Clemea, Apo Rosamia, Apo Magda, Angelita Cristal. Prayer intentions and offering of Apo Hilda, from Mecumbia, from Apo Cecilia, from Apo Primitiva, from Apo Eden, from Apo Alona, from Apo Emmanuel, Apo Elvira, Apo Osmunda, Apo Dominga. Prayer intentions and offering from Apo Vega, Apo Delia, Apo Emma. Pina, from Yesli Maria Dairy, from Apo Maria Celsa, from Manuel, from Apo Felisa, from Apo Lulu. Prayer intentions from Apo Yunisa and family. Noon ngayon at Lord have mercy, apostolate offering from Apo Angela, from Grada, from Elisir, from Jobel. Lord have mercy, apostolate offering from Jeffrey, Matt,
last intentions from Victoriano, from Nieves, from Apo Crescita, the Alexandria, prayer for the employment of Planil, prayer intentions of Lilia, special intentions from Francis, from Apo Crescita, for the soul of Juan, from Apo Adelia, prayer, and special intentions from Christine, from Jaconesa Edwina, from Apo Ami, Lord of Mercy Apostolate offering from Apo Yolanda, Apo Jella, Apo Philomena, from Apo Helen, Lord of Mercy Apostolate offering from Apo Irene, Apo Edna. Prayer for the souls of Jose, Naria, Leon, Lucio. Lord of Mercy Apostolate from Apo Carzabe, from Apo Eugenio. Thank you.
magsiluhod na po ang lahat. Kaluluwa ni Kristo, pabanalin mo po kami. Katawan ni Kristo, ligtas mo po kami. Dugo ni Kristo, pagindapatin mo po kami. Tubig buhat sa tagiliran ni Kristo, hugasan mo po kami. Pagdurusa ni Kristo, palakasin mo po kami. O mabuting Jesus, dinggin mo po kami. Sa loob ng iyong mga sugat, itago mo po kami. Huwag mong ipahintulot na kami mawalay sa iyo. Sa masamang kaaway, kami ipagtanggol mo. At akitin mo kami sa iyo upang kasama ng iyong mga banal ay ipagbunyi ka namin. Magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, kaparanang sa unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpa sa walang hanggan. Luwalhati sa Diyos Ama, Anak at sa Espiritu Santo, kaparanang sa unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpa sa walang hanggan. Tayo pong lahat, luwalhati sa Diyos Ama, Anak at sa Espiritu Santo, kaparanang sa unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpa sa walang hanggan. Amen. Dadako na po tayo sa ating pagbibigay ng recognition sa ating mga local, ating mga global, primera at local hermanas. Para sa ating global hermana, Region 9, Our Lady of Good Health, Apo Emiliana de Roma, Miss Jobel Alaol. Bishop Juan Marco Francisco Ignacio OMJF. Miss Leticia Beltran, at ang tumatayong primera hermana, Apo Adelaida de Padua, Catherine Mamacos. At ngayon naman po ating tunghayan ang mga local hermana ng taon, Apo Romualdo de Malabar, Apo Estela Marie, Apo Marina de Alexandria, Apo Luis de Alexandria, Apo Emily de Alexandria, Apo Laura de Alexandria, Archbishop Gerardo OMHS, Mother General Maria Bernadette OMHS, Vicar General Maria Debra OMHS, Bishop Gerardo. Ave, Ave, Ave Maria.
Maria Marta, OMHS. 3rd Order, Juliet, OMHS. 3rd Order, Helen, OMHS. 3rd Order, Ignacia, OMHS. 3rd Order, Maurita, OMHS. Apo Maria Laksina, Apo Maria Mercedes, Apo Maria Pelesissima, Tom Leticia, Bishop Santiago Ikalawa, OMHS, Apo Senon, Deacon Alparo de Siena, de Alexandria, Apo Aliha, Apo Bernarda de Siena, Apo Melania de Alexandria, Apo Ligaya de Jerusalem, Apo Gregoria de Alexandria, Apo Marciano de Tesalónica, Apo Andrea de Alexandria, Apo Vicente de Alexandria, Apo Rodelio de Padua, Teresita C. Godinez, Apo Clemeya de Siena, Apo Aleli de Alexandria, Apo Grecia de Alexandria, Apo Eugenia de Soberus, Apo Hilda de Siena, Apo Willibina, Apo Pina de Alexandria. Apo Benita de Jerusalem, Apo Bethsaida de Roma, Apo Adora de Alexandria, Apo Magda de Jerusalem, Apo Cesar de Alexandria, Apo Bernales de Siena, Apo Federica de Siena, Diaconesa Mariana de Alexandria, Apo Genoveva de Avila, Apo Celso de Avila, Apo Melania de Siena, Apo Tito de Alexandria, Dias de Maria Marichabi Ossesi, Apo Edna de Alexandria, Apo Teodoro de Siena, Kerabin Jesse, Apo Arlene de Alexandria, Apo Rita Josepa de Avila, Vega de Padua, Diaconesa Violeta de Alexandria, Monsignor Apostol Simon, OMHS, Apo Honorata de Roma, Apo Gregoria de Alexandria, Apo Rodolfo de Soberus, Apo Magno de Alexandria, Dias de Maria, Dadre Angela del Cielo, Apo Odelo de Avila, Apo Liseria de Siena, Dias de Maria Rowena M. Cabintoy, Apo Vieta de Padua, Apo Aurelia de Alexandria, Monsignor Juan Romulo OMHS, Apo Felipe de Roma, Apo Demba de Padua, Apo Siria, Apo Bernadette de Malabar, Apo Lydia de Alexandria,
Apo Anastasia de Alexandria, Apo Ami de Jerusalem, Apo Timotea de Avila, Apo Donata de Jerusalem, Apo Eleonor de Leotorica, Apo Teobila de Padua, Apo Semiana de Alexandria, Apo Benita de Padua, Apo Juvenio de Padua, Apo Belén de Ávila, Apo Elena de Alexandria, Apo Odelia de Siena, Apo Laura de Jerusalén, Apo Benita de Galacia. Father Mario OMGF, Apo Adela de Alexandria, Apo Gloria de Alexandria, Apo Petronilla de Alexandria, Apo Pelomina de Siena, Apo Iepromisia de Alexandria, Apo Elenita de Borbo, Apo Aurelio de Alexandria, Apo Ana de Alexandria, Apo Alan de Alexandria, Apo Fortunato de Alexandria, Apo Maribic, Apo Laura de Alexandria, Apo Romanito de Alexandria, Digon Almario OMHS, Apo Rosana de Siena, Apo Osmunda de Siena, Apo Elsa, Apo Irene de Thessalonica, Apo Fortunata de Roma, Apo Evangelina, Apo Sara de Corinto, Apo Benito de Padua, Gias Catherine Joy Gardinio, Apo Paulo de Corinto, Gias Hart Gardinio, Apo Yusabe de Corinto, Gias de Maria de J.A. Morilla, Apo Yolanda de Corinto, Apo Adela de Huda, Apo Reynalda de Alexandria, Apo Alberto de Corinto, Apo Helen de Corinto, Apo Carlo de Corinto, Apo Zenaida de Corinto, Apo Celestino de Jerusalem, Monsignor Juan Hernando, Apo Monina de Philadelphia, Apo Honesta de Alexandria, Apo Augusto de Siena, Subdeacon Silvestre, Deacon Naho, Apo Celestina de Siena, Apo Teopilo de Jerusalem, Apo Pina de Gracia, Dias de Maria Deiseli Saludo, Apo Pelisa de Jerusalem, Apo Bernardo de Alexandria, Apo Perpetua de Alexandria, Apo Olivia de Avila, Apo Alexa de Roma, Apo Rigoberto de Jerusalem, Apo Flor de Lisa de Alexandria, Apo Adelaida de Padua, Apo Olea de Alexandria, Apo Alicia de Philadelphia, Apo Seriaca de Alexandria, Apo Mina de Siena, Apo Cecinanda de Alexandria, Apo Carla de Alexandria, Apo Soproño de Alexandria, Apo Melissa de Padua, Apo Eulalia de Epeso, Apo Ang
Angela de Padua, Apo Lydia de Padua, Apo Clemencia de Alexandria, Diaconessa Leonila de Alexandria, Apo Ambrosia de Padua, Apo Petra de Roma, Apo Erwina de Padua, Apo Eden de Roma, Apo Belia de Padua, Reverend Father Claudio Crescencio, OMHS, Apo Belen de Alexandria, Apo Ariela de Padua, Apo Emma de Alexandria, Apo Silvana de Jerusalem, Apo Emanuela de Jerusalem, Apo Helen de Siena, Angelita Dayan de La Masa, Apo Teresa de Jerusalem, Apo Alona de Alexandria, Apo Herminia de Siena, Apo Camila de Alexandria, Diaconessa Apo Romana de Alexandria, Apo Primitiva de Alexandria, Apo Segundina de Alexandria, Apo Osmunda de Avila, Apo Miguel de Alexandria, Apo Rosenda, Apo Florence de Siena, Apo Carmina de Alexandria, Apo Edina de Avila, Apo Adoracion de Alexandria, at Apo Tiope de Siena. Ngayon naman po ay dadako tayo sa mga confraternity member. Apo Angelina de Grecia, Apo Edwina de Siena, Apo Agida de Padua, Apo Robisa de Padua, Apo Esther de Alexandria, Apo Prima de Siena, Deacon Herminio de Siena, Apo Silvia de Alexandria, Apo Uenia de Alexandria, Apo Condrado, Apo Cedera de Alexandria, Diaconessa Hilda de Siena, Reverend Father Juan Oscar de Padua, Apo Cayetana de Alexandria, Apo Lourdes de Alexandria, Apo Lina de Alexandria, Apo Dominga de Avila, Apo Mercader, Apo Lawrence de Jerusalem, Apo Virgilio de Thessalonica, Apo Ariseta de Alexandria,
Sa unahan, kumbaga tatawagin na lang po dahil naubusan na po tayo ng medal. Maraming salamat po. Apo Mayla de Alexandria, Apo Esperanza de Alexandria, Apo Felipa de Siena, Apo Apolonia de Alexandria, Apo Alexandra de Alexandria, Apo Alexi de Alexandria, Apo Angela de Alexandria, Apo Elsa de Alexandria, Apo Alfonsa de Alexandria, Apo Monina de Alexandria, Apo Margaret de Epeso, Apo Frederico de Jerusalem, Deacon Emiliano de Alexandria, Apo Rina de Corinto, Apo Erlinda de Padua, Monsignor Matias OMHS, Apo Dionisio de Alexandria, Apo Emelita Ennicanor, Apo Olino de Padua, Diaconesa Laura de Padua, Apo Carolina de Alexandria, Apo Pamelia, Deacon Pronopio, Apo Herminia de Padua, Serapines Powell, Apo Maria de Alexandria, Apo Mayla de Alexandria, Apo Paulina de Padua, Apo Minerva, Apo Tina de Siena, Apo Ines de Avila, Apo Aurea de Avila, Apo Rodrigo de Roma, Angelito Joel, Apo Ongpino de Alexandria, Yas de Maria Rochlin Domingo, Apo Carmela de Alexandria, Monica B. de la Cruz, Apo Silvia de Antioquia, Yas de Maria Nicole Pascual, Apo Sixta de Alexandria, Angelita Crisa Marie Morante, Apo Primo de Padua, Apo Bernadette de Jerusalem, Kerobin Jose Mirano, Angelito Carl Andre Pabalya, Angelito Lance Abraham Pabalya, Maylin Cardinio,
Apo Iluminada de Corinto, Apo Federico de Juda, Apo Pilotea de Constantinopla, Apo Adora de Malabar, Angelita Kayla Cruz, Serapines J. Ayaso, Angelita Lian Morilla, Mark Lester Marilo, Angelito Leodan Marino, Angelito Yunard A. Morilla, Apo Rosalinda de Alexandria, Angelita Catherine Yvonne A. Delda, Kerobin Giancarlo S. Mamacos, Yas de Maria Jasmine Laurel S. Pecardal, Apo Claudina de Alexandria, Apo Sara de Roma, Angelita Laika V. Puentes, Apo Hortensia de Alexandria, Angelita Eleanor Marie Manaligod, Yas de Maria Hershey Sebios Espina. Magsitayo na po ang lahat. Tayo'y manalangin. Aming masintahing Ama na walang hanggan ang kadakilaan, maging katiyakan nawa ng aming kaligtasan ang pinakainabangan naming makalangit na pagkain mula sa hapag ng iyong anak na si Jesus. Ipagsanggalang nawa kami nito sa bingit ng buhay, lalong-lalo na sa kasalanang nakamamatay. Lahat nawa ng aming kahilingan ay iyong ipagkaloob para sa ikababanal ng aming buhay. Sa tulong ng mahal na Ingkong, ang Diyos Espiritu Santo at sa papagkalingang pamamagitan na rin ng aming Ina, ang mahal na Ina Poon Bato, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. At sa pagkakataong ito ay ating pong aawitin ang himno ng ating mahal na Inang Birheng Maria.
pag-ibig, pagpuglurin, magpagkailanman. Uy na Juan Bato, mahal na pire, sa iyong santo, sa iyo, kami po'y dumadalangin, ipanalangin. Ipanalangin mo po kami, O banal na ina ng Diyos, upang kami maging marapat, makinabang sa mga pangako ni Jesucristo ang aming Panginoon. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, na sa tulong ng Espiritu Santo, ay inianda mo ang kaluluwa at katawan ng maluwalhating inang Birheng Maria, upang maging marapat na tahanan ng iyong anak. Ipagkaloob mo na kaming nagagalak sa pagunita kay Maria, ay maligtas sa tulong ng kanyang mairuging pamamagitan sa kasalukuyang mga kasamaan at sa kamatayang walang hanggan sa pamamagitan na rin ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo, at sumainyo ang pagpapala na nabubuhat sa ating kataas-taasang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang ikaapat na misa nobenaryo ay naganap na. Bukas tayo'y muling babalik upang ipagpatuloy ang ating nasimulan. Salamat sa Diyos. Ave Maria Purissima, sa pangalan ng Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli po isang pinagpalang gabi sa ating lahat. Palakpakan natin ang ating Panginoon.